speed ibon kung uuwi. So meron na kang nag-clock. Ito si Andrea Triano. Eh, meron siyang 107 stands. Yan. So siya pa lang yung nag-clock sa club. Meron to, ewan ko, meron din nalabas yung velocidad ng ibon na to. So mamaya titignan natin, update ko rin kayo. Siguro pati konting oras pa, marami ang makakapagtawi. So ito nga, nandito pa nga tayo sa biyake. Siguro 40 to 45 minutes pa bago tayo makapating sa loob. So nagdadating nga na nga yung ibon. Sa ngayon, dito muna tayo maghihintay ng pauyan. Titignan natin kung makakapag-clock din tayo rito. So yan mga idol, update ko na lang kayo mamaya. Update tuloy tayo mga idol. Ito, may nag-clock na 44 ibon. So iisang may-ari niyan. Ayan, makikita nyo. Iisa yung may-ari. So sa atin, kung makakapag-clock tayo, meron tayong velocidad na speed na 1478 kung magka-clock tayo sa ganitong oras. Ayan. Yun yung pwede natin maging speed ng ating ibon. Pasensya na kayo, malikot kasi nasa biyahe tayo. Ina-update ko lang kayo kasi nga nagdadating na yung mga ibon. So ito, update ko lang. Meron na nakapagpauwi. 44 na ibon. Isa lang po yung may-ari niyan. Meron siyang 107 kilometer. So mas malapit to. Ito yung unang babagsakan ng ibon. So ito nga, kung sakaling may dadating tayong ibon nagka-clock, yan po yung pwede maging speed ng ibon natin, 1468. So yun mga idol, balik na lang tayo mamaya kasi masyadong malikot kasi ito, nasa biyahe pa kami. Almost 30 minutes pa yung biyahe namin para makarating tayo sa club. Tapos simula doon, pupunin natin yung kotse. Tapos pupunta na tayo ng loop. So yun mga idol, balik na lang tayo mamaya. Update ko kayo kung makakapagpaklak tayo. So yun mga idol. A few moments later. So eto nga mga idol, nakapagpauwi na tayo ng ibon. So minalas tayo. Minalas kasi meron tayong kalapate na ginalaw yung excess natin ng kuryente. So merong kalapate na inalis itong pinakakable kung saan nakakonekta yung ating aparato, yung ating clocking system. So ngayon meron na tayong 6 na ibon. So ngayon ko lang na-clock kasi nga talagang nagtataka ako kung bakit nag-uuwian na yung ibon malapit dito sa area ko, kay mentor. Malapit na yung nagka-clock. So wala pa rin tayong ibon. Nagtataka ako, sabi ko bakit kaya ganito yung nangyari. So eto, pagkapasok na pagkapasok ko, sinilit ko agad to, itong ating relo. So nakapatay nga. Pinuntahan ko kaagad yung ating battery at yun nga, hindi nakasaksak. Merong ibon na inalis yung ginalaw yung kable, so nahugot. So nawala tayo ng kuryente. So nawala ng kuryente yung ating clocking kaya hindi nakapag-clock yung ating ibon. So eto, napakita ko sa inyo yung mga ibon na mga nakauwi. So meron lang tayong sa ngayong 6 na ibon. So ito, papakita ko sa inyo. So ito nga mga idol, nakauwi, bagong uwi si 825, yung ibon natin umuwi ng madaling araw. So nakauwi. Itong ating black velvet, nakauwi. Itong white light natin na blue bar, nakauwi. Alin pa ba? Nasaan pa? Anim yung blue bar na yon, nakauwi. Tapos itong blue bar na to. So isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ano ba yung isa? Ayun yung isa, anim. So yun nga mga idol, anim na ibon yung ating napauwi. Malas kasi may nakahugot ng ating battery. So
Sa susunod, ito, may bagong dating tayo. Si 881. Ayan, babagong dating. Tumunog na yung... O, tama, si 881. So, tumunog na yung clocking natin. Ito. Ayan, meron na tayong... Tiga. Ayan, meron na tayong 7 ipon. So, marami pa tayong aantayin. Sana makauwi sila lahat. So, ito nga yung update. Sayang, hindi ko alam kung anong oras sila nakarating. Sana makapasok pa tayo sa 20%. So, tiningnan ko yung clocking nila. Nasa pang 900 na po yung ibon. 900 out of 3,005. So, ito, sayang, sa susunod, hindi na natin dun ilalagay. O kung dun man natin ilagay, tataklabag po natin. So, yan mga idol. Ito lang muna yung update. So, mag-aabang-abang tayo. Medyo mataas na yung araw. So, sana makapagpauwi pa tayo. Ito mga idol. Ito, iibot tayo. Ayan. Sayang. Ayan. Huwag ka na dyan dumapo. So, sayang mga idol. Kasi nga, ilan na yung pauwi natin. So, kung di pa tayo dumating, hindi magkaklak yung mga ibon natin. So, ito, sayang. Ayan o. Sayang, ito hindi pa rin pumapasok. Tapos yung isa natin, yung nakalagay sa ekipo, sa team, nandun. Takot pa rin yung ibon, so dumapo dun sa puno. So ito mga idol, ilan pa lang yung pauwi natin. Nasa higit 10 yung pauwi pa lang natin ngayon. So tara, silipin natin dito sa likod tayo dadaan. 2 hours later. So ito nga mga idol, ito lang yung napauwi natin sa araw na to. So isinarado ko na yung race natin dahil wala na rin. Kung umuwi man sila o hindi na rin sila makakapasok sa 20%. So sinarado na natin yung race natin dahil nga tanghali na rin. Uuwi na tayo para makapagpahinga tayo kasi nga maaga tayong gumising kanina para pumunta tayo sa release point para i-release nga yung ating mga ibon. So ito yung ating ibon, 28 birds yung nakauwi ngayon. Kulang pa tayo ng marami, kulang pa tayo ng 17 yata kung di ako nagkakamali. So update ko na lang kayo sa susunod bukas. So hindi na tayo mag-aabang ngayon. Pumapangit na rin yung panahon. Iiwanan na lang natin na bukas tong pasukan. Tapos mag-iiwan na lang tayo ng tubig at saka pakain dyan sa labas. Ito mga idol, time check tayo. Mag-alas 4 na po ng hapon. So hindi na nga natin aabangan pa yung iba. Bukas, pupunta na lang tayo rito bukas ng umaga para silipin o i-recover ulit itong mga ibon na to. So sa susunod na race, sa linong darating, sana maganda na yung uwi ng mga to. At yun nga, dahil sa nagkulang tayo ng training sa mga to, so nahirapan yung ating mga ibon kasi 157 mas o menos yung distance ko. So bali lumakdaw tayo ng 100 kilometers or kulang 100 kilometers yung nilakdawan ng mga to. Kaya nahirapan yung mga ibon natin. Yun nga, yung nangyari kanina, yung battery na nilagay natin doon, so napakailaman nung ating mga old bird. So dahil nga pares-pares sila, nagagawa sila doon ng mga pugad-pugad. So kinuha nila yung pinaka cable ng kuryente at natagtag nga yung pagkaka-connector para magkameron tayo ng supply din sa ating pang-clock. So okay lang yun. Talagang ganun, hindi naman natin inaasahan na mangyayari yun. So sa susunod, naging lesson sa atin. Sa susunod, tatakpan na natin ng okay para hindi na magalaw nung ating mga old birds. So hanggang dito na lang mga idol. Ito yung update
dun sa first race natin. Hindi tayo nakapag-abon ng ayos dahil nga nag-release tayo. So, kita nyo naman kanina, ina-update ko kayo kahit nasa biyahe ako. So, yun nga mga idol, ito yung mga napauwi natin. Hanggang dito na lang. Sana sa susunod, may pakita ko sa inyo ng mga maayos. At sana makapagpauwi rin tayo ng maayos. So, yun nga mga idol, hanggang dito na lang. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye.